Falls. Napakaganda nito sa mga halamanan. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Yan, ngayon nakasakay ako dito sa ating aparato na coconut husk decorticating machine. Pupunta tayo dun sa highway para makapag-giling ng mga balat ng nyog dun sa ating mga bukuhan doon sa labas. Sige po, tara po, samahan niyo ako. Ganyang katibay yung ating coconut husk decorticating machine na trailer type. Nakita nyo, hila-hila ng kolong-kolong natin. Nakasakay pa ako. Ganong katibay yan, no? Punta tayo sa labas. Samahan nyo po ako. Baka pwede tayo makisuyo kung meron sila. Eto, ang daming mga tambak dito ng mga buko. Baka pwede natin gilingin. Nandito po tayo ngayon dito sa highway papasok sa ating barangay. Naglilinis po tayo ng mga pinagbalatan ng buko. Meron po kasi ditong tindahan ng buko juice, kaya nagkalat yung mga fresh na balat ng buko. Gigilingin po natin yan ngayon, kasama na pati yung bao ng buko. Sige po, paandarin po natin. Ayan po, papaandarin na po ng ating technician. Ayan, shout out kay Kokong. Ayan, pinapaandar po niya ngayon yung ating decorticator. Salangan na po natin. Ah, medyo lakas natin yung redondo. No? Ito po yung itatalang natin. Nakita nyo, buko kasama pati yung bao. Salangan na po natin. Okay. Ganyan lang po yung kadali. Okay. Ganyan po yung kalahati nila. Diretso lang. Lakas. Makita nyo, kasama yung bao. Giling na giling. Yan po, makita ninyo, kasama yung bao na giniging natin. Fresh po na buko to. Ito po yung mga basura ng mga buko juice store dito sa Barangay Lumboy, Talavera Nueva Ecija. Yan po, makita nyo, dire-diretso lang yung suko natin. Yan po, makikita natin yung ating technician na si Kuya Teng, na sinasalang niya yung mga buko. Kasama po yung bao dyan, fresh buko po yan, basura ng mga bukuhan, ng mga nagtitinda ng buko juice dito sa Lumboy, Talavera, Nueva Ecija. Makita ninyo, ginawang-ginawa lang, yan ang pagkakaiba ng decorticator na gawa ng RM Metalworks. Talagang malalakas, gumiling. Hindi po kayo mabibitin. Ito po yung ating industrial commercial type na decorticator. Ang lakas gumiling, oh. Grabe. Baliwala yung matigas na buko. Kahit po yung bao ng nyog, pati yung mga dried na nyog, kaya po yan. Ang makina po natin dyan, 12 horsepower water-cooled diesel engine. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa lakas niyan, hindi ka mabibitin sa power niyan. Kahit maghapon mo gamitin, okay yan, waterproof kasi. Ako, makita ninyo, panat na buko yung sinasala ngayon ni Kuya Tim. Kayang-kaya po yung gilingin. Baliwala sa ating decorticator machine. Ganyan kalakas ang decorticator na mula sa RM Metalworks. Pakita po natin yung output ng ating decorticator machine. Ito po yung tinatawag natin na coconut fiber. Makita ninyo, puro hibla. Yan po. Ito naman po yung output na tinatawag natin na cocopit. Napakaganda nito sa mga halamanan, sa mga seedlings. Ito po ang ginagamit kasi mataas ang water retentivity ng ating coconut pit. Yan. Separated na po yung output niyan. Sa kabila po, yung labas ng ating coconut fiber. Dito naman po yung labas ng ating coconut pit. Yan po, nakita ninyo kung gaano kalakas gumiling yung ating coconut husk decorticating machine. Saktong-sakto to, no? Ang galing eh. Nanggaling tayo dun sa pagawaan natin kanina, inila ng ating kolong-kolong, nakasakay pa ako dito. Ganong katibay yung ating decorticating machine. Pwede mong hilahin ng kolong-kolong mo para kung saan nakatambak yung mga gigilingin nating materyales, dalhin na lang natin yung ating decorticator machine. Doon na po tayo magiling para hindi na hassle, maghakot-hakot pa ng mga raw materials na ating gigilingin. Yan po, napakatibay. Nakita nyo, sinasakyan ko yan. Etong imbudo, kahit upuan ko yan, hindi tayo magkakaproblema. Ganyang katibay ang gawa ng RM Metalworks. Kaya naman po, sa mga interesado o may mga dagdag na katanungan,
pwede po kayong mag-comment sa baba. Pwede din po kayong mag-message sa ating official Facebook page. At kung meron din po kayong kakilala na maaaring makinabang, lumagal itong makinarya o maaaring interesado sa mga ganitong makinarya, i-share nyo na po yung ating video na ito, yung ating vlog na ito, para naman makatulong tayo sa kanila na malaman nila na meron na pala mga ganitong makinarya na hindi na imported kundi gawang Pinoy na. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Magkita-kita po tayo sa susunod nating mga vlogs at maraming salamat po.